Maganda ba siya? Sakto lang. Feeling ko mas maganda ako eh. Feeling ko lang ha. Wala ba supporters dyan? Hello? Good afternoon. Hello? Andiyan ba si Alex? Yes, ako po ito. Ay, Alex, sorry. Si Willie to, Arribil Lames, sa tutuktuin. Naka-live ako ngayon. Bakit hindi ka dumating no Monday? Hindi ba nag-usap tayo? Sabi mo, pupunta ka na Monday. Oo nga. Sorry po, Yuril, pero pabalik ako. Yung ako magsalita. Ano? Nasa shoot ulit ako. Ano ba yan? Sorry, lagi na lang ako nasa shoot. Pero I swear, hipon, magkikita tayo. Ay, mo siya, lagi ka lang. Lagi ka lang sa shoot. Hindi naman, sakto lang. Ah, ganun. Kasi may... Ano ba ginawa mo kay Hipon? Bakit ba? Bakit parang nag-open siya, umiyak pa siya? Hindi ko alam. Ano ba nangyari sa inyo? Hindi ko alam. Actually, alam mo, Kuya Bill, yung ginagawa ni Hipon na yun, nangihingi siya ng simpatya sa ibang tao. Lako! Sinisiraan niya ako. Ang galing mambaliktad. Ano ibig mo sabihin? Ang dami niyang sinasabi tungkol sa akin, pero ako mismo hindi ko alam kung ano yung mga yan. Backstabber. Ay, wow. Excuse me. Alam mo ba yung backstabber, Hipon? Alam mo ba yan? Hindi na eh. Ano ba yun? Hindi ba alam backstabber? Hindi. Ayan o. Traidor. Yun. Yeah. Yun, parang gano'n. Parang nananaksaka doon ang nakatalikod. Actually, Will, hindi ko gagawin yun dahil hindi naman kami close. Pero, maganda ba si ano, Miss Manila? Hindi, mas maganda ako. Sobra kang magnakita mo na ba? Oo, nakita ko. Ano yung tsura? Normal na tao lang, pero mas maganda yung kalooban ko kaysa sa kanya. Sobra ka naman. Ano ba gusto mo sabihin kay Hipon? Hipon, alam mo, pupunta ako dyan sa studio and make sure pag mention ako, lahat yan sasabihin mo sa harapan ko, ha? Oo. Wala akong ibabawas. Wala hindi yung kuraso mong sa harap ni Kuya Will, sa harap ng buong mundo. Wala naman silang alam. Wala talaga silang alam. Ano yung comment mo, Alex, kay Hipon? Nagagandahan ka ba kay Hipon? Kay Hipon, sakto lang, okay lang. Maganda naman siya eh, kasi siya kasi binigyan niya yung sarili niya ng pangalang Hipon eh. Kaya Hipon siya. Tama. Okay yan, ikaw naman ang pangalan sa pangalan. Hindi, Will. Tinawag lang sa akin ng iba. Minahal ko na lang. Ano ba ibig sabihin ng Hipon kasi? Alex, ano ba ibig sabihin ng Hipon? Yung maganda yung katawan, pero yung ulo medyo sakto lang. Ah, pinuputol, tinatapon. Pwede din. Walang silbe, ganun. Walang madating-dating. At least sa akin may maganda. Sa'yo nga eh. Walang maganda. Ano? Ugali mo nga eh. Hindi masyadong maganda. Hipon, isang beses mo pa lang ako nakakasama, kaya hindi mo alam kung ano yung sinasabi mo tungkol sa akin. No, whole day yon. Maghapon mo akong ginanon. Whole day daw yun. Whole day yun. Maghapon mo daw dyan nilain. Ano ba kasi paglalait mo kay Hipon? Simula mo. Kasi hindi ko siya nilait. Hindi ko na-intimidate lang siya sa akin. Ang taas kasi na energy ko nun eh. Ay, mas mataas yung energy ko, kaya nga sinabi niya, ane. Dapat social lang tayo, hindi pang squatter, dapat pang rebel. Ganun siya. Ganun siya? Eh, pero, syempre sa akin... O, di ba mas magandang tignan? O, pakita mo ngayon sa TV kung ano yung sinayaw mo nung nakaraan. Ganito yung sinayaw ko, di ba? Ganito yun, ha? Sa front row, lahat maganda. Front row! Front row! Front row! Alam mo naman, front row, front row, front row, front row, front row, hello? Ala, actually, hindi ko naman kailangan baguhin yung sarili ko. Pero hindi sure mo na ginawa mo yun lahat, di ba? Parehas ka din naman, parehas mo siyang ginawa, di ba? Hindi. Sana, ganun lang. Hindi ko pwede ka bang pumunta dito, Alex? Pwede ka bang pumunta dito? Magbigis ka yung na. Yung totoong usap na, pwede naman. Sige, nandito lang din ako sa QC. Ilalaban ko na itiis. Kaya mo? Yan, pupunta ka daw. Saan kaya siya? Oh, hello? Pupunta ka dito, hintayin ka namin, ha? Yes, diba? Sige. Oh, sige. Ah, diyan ka lang pala. Walang dating. Ladies and gentlemen, Miss Manila, Alex! Welcome dito sa Tudok Tuwin. Ang ganda mo, mukha kang lumang tao. Di ba? Hindi yung mga luma. Yung di ba yung mga talagang di ba timusuot niya, oh. Di ba? Oo, ganyan ang mga nanirespetong ano. Tinamay mo suot mo, kita na kang kaluluwa mo. Samantalang siya, yan ang dalagang dilag na Pilipina. Ay,
Ngayon, ito yung uso. Pero hindi yung kabastos-bastos. Hindi ko naman ginagawa to sa kalsada, Will. Dito lang naman sa studio. Pag ganun sa studio... Ah, ganun. Eh, sa mga kalsada, konti na nakakapanood sa'yo. Dito, million-million. So, ganun? Eh, Will, walang maganda sa akin eh. Pag binalot ko sarili ko... Oh, sandali. Kapon... Alex, Kuya Will. Will. Hi. Bakit ka naka-crop top? Kasi ito yung personality ko dito sa Wawa Wing. Yung naka-sexy lang. Sexy lang. Sexy po ba? Guys, ako po ay naka-long sleeve, naka-skirt at naka-heels. Siya ay naka-crop top at naka-pants. Sinong sa aming dalawa sa tingin nyo ang mas sexy, mas classy? Ay, gusto yun. Okay, gawin natin ganito. Parang mas maganda. Okay, mauna ka, Miss Manila. Ayan. Sabog. Pwede ka ba magpakilala? Kunyari, Miss Universe tayo. Ladies, upo ka muna, hipon, hoy. Ladies, girl, the please girl, welcome. Girl, extend ako to. Okay, please welcome, Miss Manila! Ayan. I'm Alexandra Abdon. Hello everyone. Babatingin ko na din kayo mga kapuso. Ayan, sobrang daming camera. Hello mga kapuso. Ako po si Alexandra Abdon ng inyong Miss Universe Philippines Manila 2020. Hindi ko na sasabing etneb-etneb. Meron kasi yung kasamang lahat napapansin niyo sinasabi ko. Nandun siya sa likod. Ang pangalan niya ay Hipon. Ako po, again, Miss Universe Philippines Manila 2020. Wow! Hop up! Saying, saying. Alam, may mga saying time, Miss Manila. What do you say? Ano ang saying mo? Ano yung motto? Motto ko, actually, ang daming camera. Ayan. Yung motto ko sa buhay, specifically, is to be happy. Ayun lang. Ayoko ng stress, ayoko ng drama. So, yung drama ni Hipon, pag-uusapan namin ngayon. Ha? Tignan natin ni Hipon kasi, oh my God, kinakausap ko siya yung itsura niya, guys. Grabe. It's okay. Yung ginagawa ni Hipon, yung actions niya nagre-reflect sa kanya, hindi sa akin. So Okay. Thank you very much, Miss Manila. Now, it's your turn. Okay, pakilala. Up. Hindi, iba music niya, hindi siya ano eh, Miss Universe. Miss Kalentong 'to eh. Okay. Budol, aka Hipon ng Wawa Wid, and naniniwala ako sa kasabihan, hindi man ako kagandahan, maganda naman ang aking kalooban. Alright, thank you very much. Okay, magkakang... Alamig okay. Pa, okay. Kuya Will. Ah? Medyo malamig dito sa studio. Ayan. Malamig talaga dito. Wow, ang ganda naman ang suot mo. Thank you po. Sino ang suot sa inyo? Sino nag-design? Meron po ako nagdadamit sahan. Ayan. Hello, Heaven Pen of Florida, Afnic Cheek. Oh, ang ganda, no? Thank you po. Anong masasabi mo sa damit niya? Sa'yo? Oh, bagay naman. Balot na balot, dragang Pilipina. Pero ano eh, iba yung pinapakita ng panlabas sa panloob. Ano ba yung tinutukoy mong panloob? Actually, ganito yan. Ano ba, hindi, will ayoko na lang magdagdag and bawas. Hoy, ayaw magdagdag kasi kaharap na lang, nga ako, gusto na yan magbawas ng kwento. Ikuwento mo na lang kung ano yung sinabi mo sa akin sa front row day. Ano ba yun? Ano ba sinabi ko sa'yo? Na-offend ka ba na sinabi kung baka mawalan ka ng career? Hindi pa yun. Oh my God, hindi yun. Hindi, aside from that, wala na akong natatandaan. Ay, hindi nagmamark sa akin kung ano man yung pinagdaramdam mo. Ayan, bago mo kasi... Parang tayo nasa barangay hall. Alam mo kasi, bago... Patama ako, kapitan nyo, okay. Okay, hindi nyo pa maaayos to. Kapitan kasi eto. Ayusin nyo na to, tatlayan ko si Mayos ko. Ayusin nyo na to. Meron kasi ito, ay kapitan pala ito kasi. Oh, may tanong ako sa'yo. Tatanggapin mo ba ako maging isang part na guest ko sa rito? Tatanggapin mo ba ako maging isang part na guest ko sa rito? Oo naman, oo, Will. Eh ako, hindi, wala naman ako sinasabing masama sa kanya. Siya yung nag-umpisa, so... So ano nga yung sinabi ko sa'yo? Sige, ano yung sinabi ko sa'yo para marunong naman ako mag-apologize at umamin sa mali ko. Pero hindi ko kasi talaga alam. Kasi sa ganito yan, di ba? Sabi mo, sa front row, lahat maganda. Parang hindi ko na... hindi ko nag-agree sa akin. Kita ka lang alam. Ganun ba? Girl, alam mo, sobrang sensitive mo. Yun lang.
Ayaw mo ba? Tinawag mo lang naman akong squatter, so tawagin mo sa inyo social, so sa amin low class. Girl. So, girl, ganun kasi ako nakilala, so kailangan ko babaguhin yung sarili ko para sa'yo. So, huwag ka ma-offend pagka sinabi ko na, oh my God, ang hirap naman mag-explain sa'yo, sobrang hirap mamahan. Ikaw, ano man tawag sa'yo dito? Aside from hipon, tinatawag siyang squammy. So, I'm proud. I'm proud to be a squammy. Dahil yun, coming from you kasi. Na? Tagasangka. Tagasangpalo? O, hindi ka taga doon. Balita ko, hindi ka taga doon. Balita ko, taga Pasig yun eh. Kumuha lang ng lugar. Ano yun? Ako, hello guys. My name is Herlie Nicole Budo, aka Hipon. And I'm proud. The art capital of the Philippines. I'm gonna Rizal. I'm Rizaleño. Girl. Ba't ka napunta ng Maynila? Hindi, ako, I was born, raised, and nag-aral ako sa Manila, sa Sampaloc. Alam mo, itong example na sinasabi ni Herlene na yan, yan yung sample ng mga fake news eh. Yung mga hindi nyo alam, daldal kayo ng daldal. Ganito kasi yan, so taga Manila talaga ako. Parents ko from Manila, kuya ko nasa Manila, lahat kami nasa Manila. Kaya ako nasa Pasig kasi doon na kami tumira ng boyfriend ko. Ah, may boyfriend? Oo. Ano sagot mo doon? Nandiyan taga Pasig ka na ngayon. Pero yung birth certificate ko, lahat ng ID ko is from Manila. Hello taga hello sa mga taga Sampaloc, hello sa mga taga Santa Teresita. Ayan, nandito na ako sa TV. Hi! Medyo sumasya lang to sa akin ng konti. Ano may mga arte-arte mong ganyan? Kaya ko din yan, pero ngayon, hindi pa ako late bloomer ako. Alam mo ba yun? So, sino mag-a-adjust? Ay, ikaw. Bakit ako? Ikaw may problema sa ating dalawa. Ako, chill-chill lang ako. Nandito po tayo sa barangay 69. Kapitan. Balik. Alam nyo, habang nagko-commercial ka na, medyo nagkakapigunan talaga itong dalawang to. At sinabi ni kanina ni Alex, alam mo, pag magpa-pageant ang nanay ni Hipon sa bahay nila, hindi siya qualified. Hindi ka qualified Hipon. Kahit magpa-pageant nanay mo, hindi ka makakapasok. Pati nanay niya, hindi siya tatanggapin? Actually, hindi naman yung nanay niya. Yung standards lang, yung qualifications, medyo tagilid tayo doon. Ito feeling maganda yun. Actually, hindi ako feeling maganda. Confident lang ako Hipon. Guys, maganda ba ako? Alright, yeah. Overconfidence? Confident. Ano? Overconfident. Kanya-kanya tayo ng term, no? Akin pong term, pinakailaman ko ba term? Oh, 1 minute para kay Manila, oh. Tapos ka na, ako naman. Sige. Okay, one question. Magsakali, sa pagkakataon na ito, ano pwede mong gawin sa ating mga kababayan? Ito, magsimula kay Hipon. Nakabuti yan sa ating mga kababayan. Go. Ito, saan po yung camera ko? Yan. Hello po sa inyo lahat, mga kaskwami, mga kaiponatics ko dyan, mga kapuso ko dyan. Ang sinasabi ko lang po sa inyo, kahit hindi ka kagandaan, basta maganda ang kaugalian mo, mamaling ka ng tao. Yan lang ang akin para ipalaganap sa buong mundo na kabutihan ang number one. Dahil hindi ka magiging maganda kung masama yung ugali mo. Kailangan mo makisama sa kapwa mo, sa mga tao na kapaligid sa'yo. Hindi mo kailangan Time's up. Ang daming sinabi. Ang tanong ko sa'yo, may pinapatamaan ka ba? Oh, wala. Matamaan, okay. Matamaan. It's your time. Pag-iba to sa langit. Okay, it's your time, Miss Manila. What can you do at this point in time sa ating mga kababayan may pandemya? Actually, sobrang daming nag-chat sa akin na before, sobrang down sila, sobrang sad. And then, there came me, ayan Char, sobrang napapasaya ko sila and it makes me happy na nakakapagpasaya ako genuinely, sincerely, na sobrang totoo, alam mo yon. Tsaka, ano pa ba, sige, dadagdag ko na, hindi kasi pwedeng laging sasabihin mo na maganda yung panloob, maganda yung panlabas, ganito, ganyan. Oh my God, Hipon, tigilan mo na kami sa ganyan na magandang panloob, magandang panlabas, it doesn't matter, whatever. Ang importante, masaya tayo kasi kapag masaya tayo, mag-glow tayo from within. Actually, ako sobrang chill ko lang kaya ganito yung aura ko ngayon. Si Hipon, hindi ko alam, feeling ko medyo stressed yata siya ng konti kasi nandito na ako. Oh, maganda. Hindi ko naman alam na nandito ka, hindi kita pinaghahandaan, no? Hello? What is beauty to you? Maganda. Hello? What is beauty to you? Beauty? Bukod sa wala akong beauty. English? Ayan na. Beauty. Ayan, may coach. May interpreter ka ba? May coach. Ha? Interpreter sa pageant? Pwede ako. Pwede. Sige, sige. Ako interpreter. Sige, go. Ang, ano? What is beauty? English? Bawal din interpreter. Beauty is... Beauty is not in physical. Ay, wait lang. Beauty. Alam ko na. Beauty is ano? Nakalimutan mo ang kagandahan ay Time's up. Ang beauty,
beauty is not about outside, about inside then. Okay. About you, kanina. Thank you very much. Okay, about you. Nawalan ako na maisip na sasabihin kasi iniisip ko kung ano ba yung sinagot ni Ipon. Pero anyway, for me, beauty bonus na lang siya kasi... English! Okay, for me, beauty is something that comes within everyone. Lahat tayo maganda. We are all beautiful. It just so happens that our attitude, our mindset reflects on how... yung ganda natin nagre-reflect sa mindset natin. Ayan, our beauty comes from our mindset. Ayan, so pagka positive mindset ang meron tayo, maganda tayo. Ayan, pagka medyo toxic, medyo... Tsaka muna ako kausapin, mag-ayusin muna natin yung mindset natin. Michelle, what can you say? Ako ba sasagot? What is your review? Michelle. Hindi ko ako lalaban. Watch and learn. Ayan na. Beauty is the perception of a person. It's not about how you look. It's not about how you feel. It's how you make others feel towards you. It's what you show them. It's what you give them. That's why in Wawa Win, everybody is beautiful because we keep on giving and we keep on sharing. Kahit sino na hindi ko naman nanalo, whatever, whatever, blah, blah, blah. Wala akong pakialam sa sinasabi nyo. Alam mo ba, si Michelle, sobrang down to earth. It's never, okay. Never niya akong sinabihan ng kahit anong masama. Kinokorrect niya pa ako sa lahat ng mali ko, samantalang ikaw. May sinabi ba sa'yo si Manila nung shooting natin? Kaya nga, ang problema na ito, Direk. Sabi sa akin, ano daw, squatter daw ako, it's dapat daw pang... Kasi lumapit siya sa'yo. Sabi niya sa'yo? Hindi, sumabi doon. Dapat dito, social, gumanon siya. Narinig ni Sir Sam, nakwento naman sa atin. Bilang mga referee, Kuya RS, ano ang masasabi mo sa hidwaan na to? Diyos ko, Michelle. Ako ang sa akin, dahil Pasko naman, Christmas season. I think it's talagang panahon para let go of whatever misconception, misunderstanding, that miscommunication that we have. At let's show love. Let's give love to one another. Hi, Kambo! Sa akin, Bill, okay naman na akong makipag-ayos eh. Kasi wala naman ako sa akin nang galing ng unang masama eh. Sa kanya naman. So, alam niyo, Kuya Will, magkaharap kami ni Hipon ngayon. Pero kay Kuya Will na pinadadaan, pwede namang, alam mo kasi, Alex, di ba? Pero wait, bago kami magsalita, ayan. Kasi katatapos na ni Derek magsalita, actually, wait. Ayan. Gusto ko lang din syempre, nag-confirm ako nung Monday, ayan, baka sabihin kasi ng ibang tao, medyo, ayan. So, nag-confirm ako nung Monday, I maybe said yes, or partly said yes, ayan. Pero, pero syempre, nag-confirm ako, narinig na madaming tao. So, ngayon, mag-apologize ako for not showing up on Monday, last Monday. Personally, live dito, maririnig niyo lahat, Kuya Will, sorry. Nasa ka ba na Monday? Kasi may may shoot po na nakapag-commit na po ako, yung mga tao nakapag-book na, yung spot na book na. Nasaan ka na Monday? Sa Tagaytay po. Sa Tagaytay? Kasama mo boyfriend mo? Nag-shoot po kami, madami kasama po. Kasama mo boyfriend mo? Kasama ko yung boyfriend ko, yung creative team niya, photographer, videographer, friend namin. Yun! Tagaytay pa, ha? Lamig, ha? Sakto lang, trabaho, gano'n. Tapos, saka'y natulog? Umili na po ng bahay, kinabukasan. Hindi kayo natulog sa Tagaytay? Overnight po. Oo nga, sino katabi mo? Siya, kanya-kanyang kutsyon. Kutsyon? Kutsyon-kutsyon kami, gano'n. Yes, tama si RS, tama na yun. Diba? Dahil Pasko naman, diba? Michelle, please. 1 meter, shake hands. Actually, wait. Ayan. Gusto ko lang din syempre, nag-confirm ako nung Monday, ayan, baka sabihin kasi ng ibang tao, medyo, ayan. So, nag-confirm ako nung Monday, I maybe said yes, or partly said yes, ayan. Pero, pero syempre, nag-confirm ako, narinig na madaming tao. So, ngayon, mag-apologize ako for not showing up on Monday, last Monday. Personally, live dito, maririnig yun lahat, Kuya Will, sorry.